Cause sometimes I look in your eyes, and that's where I find a glimpse of us. Hello guys, welcome sa ating bagong video tutorial na tututuro natin sa inyo ngayon ay yung strumming version ng kantang Glimpse of Us ni Joji, okay? So kung gusto niyo matutunan guys yung plucking version nito, punta niyo na sa isang video natin para matutunan niyo rin to kahit na plucking, okay? So ayan, so kung gusto niyo makita guys yung full chords na may kasamang lyrics nito, so check niyo lang yung ating website, ilalagay ko yung link niya sa pinned comment natin sa baba, okay? So sa kanta na to guys ay apat na chords ang tatandaan nyo hanggang mag senior citizen na kayo noon, okay? So apat na chords lang hanggang matapos na yung buong kanta, okay? So yung unang gagawin guys sa kanta na to ay ilalagay nyo yung mga kapo sa first fret. Kung wala naman kayong kapo, pwede nyo naman gawin yan kahit na wala kayong kapo, yung lahat na ituturo natin dito. Medyo mababa nga lang yung kanyang tune, okay? Yung kanyang key, okay? Pero kung gusto nyo makuha yung original, lagyan nyo ng kapo sa first fret. So papanalig ko muna sa inyo guys yung kanyang intro para may idea kayo kung natuturo natin, ha? So dito yung banda sa may. Okay, so dito yung banda, no? So paano yon? So yung mga chords natin guys para sa intro ay A minor, tapos D7. Okay, so yung D7 guys ay first string ito, second string ito, ito naman ay third string, okay? Tapos G, tapos E minor. Ayan, so 2 times yung gagawin yan guys. Pag nagawa nyo ng 2 times ay tapos na yung mga intro. So bali yung 4 na chords lang na yan guys, yung tatandaan nyo hanggang matapos lang din sa buong ang buong kanta, no? Mamaya magbabago-bago lang yung pwesto niya, okay? So paano naman yung ating strumming pattern para sa intro? Sa intro lang to guys, no? So halimbawa, naka A minor kayo, pwedeng isang down pero 2 counts, no? Paano ba yon? So halimbawa, pag down yung ganyan, 1, 2, bago kayo lilipat sa ng chords. So, tas lipat ng chords, 1, 2, tas lipat ng chords, 1, 2, 1, 2. Okay? So, yan, no? So, or, kung gusto nyo naman yung pangalawang strumming pattern, pwedeng dalawang down lang. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay? So, yan. So, pili na lang kayo dyan, guys, sa dalawa kung ano yung mas gusto nyo gamitin sa intro. Mamaya, sa buong kanta na, mag-iiba na yung strumming pattern, okay? So, yan. So, ganun na kadali yung mga intro, guys, no? So, pasadaan natin saglit. So, parang ganito siya. Tapos ulit tuloy yun. Okay? So, yan. So, ganun na kadali, guys, yung mga intro, no? And then, after nun, ay pupunta na tayo yung mga verse. So, dun yung banda sa may. She's like the world on my shoulder, if it never hard to move. So, ito yung banda, no? So, paano yun? So, yung mga chords na natin, guys, para sa verse ay E minor, tapos E minor uli, tapos A minor, tapos A minor uli, tapos D7, tapos D7 uli, tapos G, tapos G uli. Okay? So, 2 times yung gagawin yan, guys, para sa verse. So, pag nagtapos niya ng 2 times, ay tapos na yung mga verse, no? So, ginawa kong doble-doble yung mga chords yan, guys, para mas madali nyo maunawaan yung bagsakan ng strumming mamaya, okay? So, yung ating strumming pattern na dito, guys, pagdating dito sa verse, hanggang matapos na yung buong kanta, ay ganito na. So, halimbawa, naka-E minor kayo, pwedeng 4 na down. So, 1, 1, 2, 3. Tapos, lipat ng chords, E minor ulit. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Okay? So, ganun siya. Or, yung pangalawang strumming pattern natin, pwedeng 6 na down. So, halimbawa, naka-E minor kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, yan. So, pili na lang kayo dyan sa dalawa, guys, kung ano yung gusto yung gamitin para sa buong kanta na yan. Okay? So, yan. So, kanta na kagad natin, guys, yung mga verse para masabayan nyo siya na may kasamang kanta. Okay? So, she take the world off my shoulders, it was never hard to move. She's in a rainbow, and I was living in a blue. Why then if she's so perfect, do I still wish that it was you? Ang hirap din ah. Perfect don't mean that it's working, so what can I do?
So yan, so ganoon na kadaligas yung mga pre-chorus, no? And then after nun, pupunta na tayo, ay sorry, mga verse, no? And then after nun, pupunta na tayong pre-chorus, okay? So dun yung banda sa may, when you're out of sight. So dun yung banda, no? So paano yun? So yung mga chords na natin, guys, para sa pre-chorus ay A minor, tapos A minor ulit, tapos D7, tapos D7, nilagyan ko ng 1, ibig sabihin, isang strum down na lang yan dyan pagdating sa pangalawang D7, okay? So, yan. So, same pa rin yung kanyang strumming pattern. So, wala na tayong problema dun. Same pa rin sa verse kanina. Kung natutunan na yung para sa verse, ay para sa buong kanta na yon, okay? So, yan. Kanta na kagad natin yung pre-chorus para matutunan nyo siya, okay? So, when you're out of sight in my mind. Okay? So, yan. So, ganun lang kadali yung pre-chorus, no? And then, after nun, pupunta na tayo yung mga chorus. So, dun yung banda sa may. In her eyes, and that's where I find a glimpse of us. Okay? So, dun yung banda, no? So, paano yun? So, yung mga chords na natin, guys, para sa chorus ay A minor, tapos D7, tapos G, tapos E minor. Okay? So, 4 times yung gagawin yan, guys. Pag nagawa nyo ng 4 times, ay tapos na yung mga chorus. Okay? So, same pa rin yung kanyang strumming pattern. Kanta na kagad natin siya para mas matutunan nyo na may kasamang kanta. Okay? So, cause sometimes I look in her eyes and just run a fight against the us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was that I tapos pasok agad yung mga verse doon, okay? So yan, so ganun lang kadali guys yung mga chorus, no? And then after nun, verse uli, tapos pre-chorus uli, and then chorus uli, and then meron siyang bridge, okay? So yung bridge, guys, doon lang masang so doon lang yung banda, no? So mga chords natin doon ay A minor, tapos D7, G, tapos E minor. So 2 times yung gagawin yun, guys. Pag nagawa nyo ng 2 times ay tapos na yung mga bridge. And then after doon, babalik na naman kayong chorus and then outro. So yung outro, guys, tuturo ko na rin sa inyo. Mga chords na doon ay A minor, D7, G, E minor, tapos A minor, tapos D7. Okay? So yan, pagkatapos noon, tapos na yung kanta. Okay? So yan, so natutunan nyo na, guys, yung buong part ng kanta na to. So ang gawin nyo na lang, guys, ay pagdugtong-dugtongin nyo na lang siya para mabuo nyo na yung buong kanta, okay? So, hindi natin siya kantahan kasi para hindi ma-copyright, para ma-download ito ng mga beginners natin. Again, kung gusto nyo matutunan yung plucking version nito, punta nyo lang sa isang video natin at saka yung full chords na may kasamang lyrics, dun na yung sa ating website, check nyo lang sa ating website, okay? So, yan. So, enjoy sa bago nyo matutugtog, guys. Kita tayo sa next video natin. Bye!